Hello everyone! Welcome to my channel, lalong-lalo na sa mga bago. Hello po sa inyo. Sa video ko ngayon guys ay isi-share ko sa inyo kung paano laruin itong SOS or SOS. So disclaimer lang guys, hindi po ako eksperto tungkol dito. Itong akin lang ay isi-share ko lang sa inyo kung paano namin ito laruin noon. So kung naalala ko, I think, nung high school ako, last akong naglaro dito sa school. So, during my elementary and high school days talaga ako madalas maglaro nito. Kapag walang pasok, kapag wala kaming magawa. Ganun din sa bahay guys, pwede rin itong laruin sa bahay at kahit saan pa man during your free time. Ayan, so, ito guys, mamaya i-explain ko sa inyo itong SOS na ito. So, itong SOS guys, dapat dalawa kayo na maglalaro nito. Although, pwede naman siya kahit 2 or more players, pero mas ideal talaga siya kapag 2 players lang, kapag dalawa lang kayo. Kasi kapag marami na, hindi na siya challenging, hindi na siya thrilling, kasi marami na kayo eh, madali lang mapuno yung chart nyo. Whereas, kung dalawa lang kayo, mas challenging, mas thrilling, kasi mapuno yung inyong chart. So, ayun. O, dapat dalawa kayo na naglalaro. So, ito yung first na ginawa ko kanina. Ayan. So, dito sa, SOS, pwedeng gumawa lang kayo ng ganyang box. Tapos, lagyan nyo lang ng line. And then, pwedeng hindi na kayo gumamit ng ruler. Kung okay lang sa inyo na ganyan. Then, dito yung scoreboard. So, mamaya ko na yan i-explain. So, pwedeng ganito. Pwede rin naman ganito, guys. So, kung gusto nyo mas marami, mas patagal kayong matapos, so, pwedeng ganito. Buong notebook or kahit saan naman, pwedeng maglagay nito sa yellow pad, bond paper, basta ano siya, basta light or malinis yung papel para klaro. So, ayan. So, pwedeng ganito. Buong notebook na cover siya. Then, ganyan siya. Tapos, ito ngayon yung isa-sample ko sa inyo. So, ganito lang muna yung sample ko sa inyo. So, hindi natin siya pinunok. So, dito guys, gumamit tayo ng ruler. Ito yung ruler na gamit ko. Gumamit tayo ng ruler para maganda siya tingnan. Pantay. So, it's up to you. May ruler o wala, okay lang. Then, dito sa taas, lagyan nyo lang ng SOS para naka-designated talaga na SOS yung nilalaro nyo. Tapos, dito yung score guys, scoreboard. Kung dito malalaman kung sino yung nanalo at yung natalo. So, dito, dapat, diba, dalawang players kayo. So, each one of you, dapat meron kayong kanya-kanyang ballpen. So, dapat yung ballpen nyo magkaiba. So, for example, si player 1 or 2, kanyang ballpen, si player 2 naman color black yung kanyang ballpen. Mas maganda guys na magkaiba yung ballpen nyo, yung color ng ballpen nyo para hindi kayo malito. Para dito, pag nagsulat na kayo ng mga SOS, hindi kayo malito. Alam nyo kung sino yung last na naglagay at yung hindi pa nakapaglagay, okay? So, ayan. So, for example, si player number 1. So, dito yung kanyang, ito yung kanyang, list. So, dito ilalagay yung kanyang score. Tapos, kung anong color to, so, of course, ganun din yung color na ilalagay niya dito. Tapos, ganun din sa black, yung score niya, dito niya din ilalagay. Ayan. So, ganito yung first, guys, na paglaro ng SOS. Gawa muna kayo ng ganito. Yung parang grid. Ganyan. So, tulad ng sabi ko kanina, pwedeng walang ruler nito. Pwedeng walang ruler, ganyan-ganyan nyo lang. Pwede rin yung ganito. Cover nyo lahat kung gusto nyo mas marami, mas matagal. Pwede rin ganito lang. Para meron din kayong lagayan sa baba. So, it's up to you na lang din. So, yan. Then, after nyo maglagay ng ganito, itong mga box, lagay taas, SOS. Yan. And then, lagay nyo na dito yung lagayan ng score. So, dito guys, ang lalagay natin dito ay yung mismong SOS na mga letters. So, for example, unahin natin si player 1. So, itong si player 1.
So, S. Ito mo, nahirapan ako sa ano. So, itong si player 1, no. Ako yung ating itaas natin, guys, para makilita nyo. So, itong si player 1, blue. So, kahit saan. So, ito pala, guys. So, pwedeng, so, kung para malaman nyo kung sino yung unang maglalagay, pwede kayong mag-jack and poi. Pwede rin pag-usapan nyo na lang kung sino yung mauna. So, for example, si color blue, player 1, siya yung una. So, kahit saan, pwede siyang maglagay, guys. So, pwedeng unahin niya yung O, pwede rin yung S. For example, unahin niya yung S. Then, next is, so, ano yan, palitan kayo, guys. So, after ng blue, ikaw naman yung pangalawa. So, salitan kayo maglalagay. Then, ito naman si black, dito lang. Tapos, ito naman, dito siya. So, it's up to you. So, ano to, guys? Ang anlang dito is that dapat matawag nito, matalas yung mata nyo. Kasi minsan, mabubuo nyo na yung SOS, hindi nyo lang nakikita. So, patalasan lang to ng mata. So, next na natin is si blue na. So, dito guys, kahit saan nyo ilagay, hanggang sa makakita kayo ng word na. So, ito, si blue na. Wait lang. So, ito, si blue na naglalagay. Then, si black naman. Dito siya. So, kung may kita nyo, wala pang nabubuong SOS na word. So, para mas mabilis tayo, bigyan ko kayo ng sample. So, si blue na. So, for example, si blue, hindi malayan na kapaglagay siya dito. Ang ano dito, guys, kapag nakapaglagay na kayo, wag nyo nang buburahin. Okay? So, for example, nakapaglagay si blue dito, hindi niya na malayan. May O pala dito. So, si black, para makascore siya, gawin niya, alagay siya ng S. Yan. So, kung makikita nyo, nabuo na yung word na sauce. So, kapag ganyan, ganito nyo siya. Yan. So, meron na siyang 1 point. Kasi nakabuo na siya ng isang sauce. So, yung score niya, ilalagay niya dito. So, si black yung nakabuo, dito sa black yung ilalagay. Player 2. Yan. So, dito guys, pwedeng initial ng pangalan nyo. Halimbawa dito, Mary Ann. Dito naman, Rona. So, pwedeng yung initial ng name yung ilagay nyo. So, ayan. Next, si blue naman. So, after mabuo ni black, siya pa din yung ano, maglalagay kung saan niya gustong ilagay. Tapos, si blue naman. So, ganito lang yung paglaro ng ano, guys. Ganito lang yung paglaro ng SOS. Ano lang to? Discarte lang kung paano kayo makakabuo ng SOS na word. Yan. So, ayun yung ano, maganda talaga, 2 players lang mas ano, challenging. For example, ito naman si black, nilagay niya dito, nalito siya, hindi niya alam mayroon palang S dito. So, nakita ni blue, yun, lagyan niya ng O sa gitna at nakabuo na siya ng sauce na word. So, ganito niya yan. Yan. So, meron na siyang 1 point din. So, halimbawa, naglagay siya ulit dito. Yan. Then, si black naman. Dito si black. Halimbawa, dito si black. Dito. Yan. Then, si blue na. So, makaka-score naman ulit si blue kasi ito na. Mabuo na naman yung word na sauce. So, 1. May 1 na naman siya. Tapos, maglalagay siya ulit ng panibago. Dito. Then, makaka-score na naman si black kasi ito. Mabuo na naman yung sauce. So, 1. 1. So, ito naman. Maglagay siya ulit. Then, si blue na naman. Nakita na ni blue dito. Then, 1. Tapos, ito guys, sunod-sunod na yan. So, meron na siyang 1. Ito naman. Yan. 2. Dito ulit. Ganyan. 3. 4. 5. So, basta guys, dapat tig-iisa lang yung malagay nyo. Tig-iisa lang yung ilagay nyo. Then, mabubuo nyo na siya. Hindi pwedeng dalawa yung lalagay nyong letters. Halimbawa, itong kanina. Halimbawa, ito. Isa lang yung letter na nilagay. Letter O. Tapos, mabubuo na siya. Yan yung score. So, ilan na ba yun? So, 6. No? 1, 2, 3, 4, 5, 6 na. So, ito pa. 7. 8.
9. So, meron ng 9 si color blue. So, lagay dito. 1, 2. Tapos yung panglima guys, ikanyan nyo. Bali, ano yon panglima. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, yan na yung score ni blue, player blue. So, ganito lang naman guys yung ano, yung paglaro ng SOS, paulit-ulit lang siya hanggang sa makabuo kayo ng maraming sauce na words. So, kung sino yung pinakamalaking score, of course, siya yung mananalo. So, ganun lang naman guys yung paglaro ng SOS. Dali lang, ganun lang yung ano, paglaro. Salitan lang kayo and then patalasan na lang ng mata kung sino una yung makakabuo ng sauce na word. So, ito, si blue ulit. Yan. Isa. Then, panibagong score na naman. So, ayun lamang guys, yung aking video sa ngayon na i-share sa inyo kung paano laruin itong SOS. So, ganito lang siya guys. Paulit-ulit lang. Mas maganda, dalawa lang kayo na maglalaro para mas challenging, mas thrilling. Yan. So, meron ito yung chart. Ito yung inyong score. Then, yung name ng game. So, ayun lamang guys, yung aking video sa ngayon. Hindi na natin tatapusin para hindi tayo matagalan kasi yung process na tinuro ko kanina, same lang naman. Ulit-ulit lang. So, kung meron pa kayong mga katanungan dito guys, ay i-comment nyo na lang sa baba. So, ayun lamang guys. I hope na after yung panood, ay alam nyo na kung paano laruin itong SOS. Ayun lamang po at maraming salamat sa panonood. God bless!